Hello po mga kababayan, welcome dito sa ating programa Bullseye News Unfiltered. What you see is what you get, you decide. Ako pong muli ang inyong kaibigan sa live streaming, si Dante Maravillas mula rito sa lungsod ng Legazpi, Province of Albay, Philippines, the land of fear. To the world, kumusta po kayo? May bagong channel tayong pinopromote mga kababayan. Anong pangalan nito? Bullseye by Dante Maravillas Official 2. So, pakishare lang po ninyo ito kasi as usual, back up po natin para masaya. Minsan kasi nagpuputol-putol tayo. Alam na ninyo ang reason yan kung bakit ganyan. Kailangan palagi tayo pong may back up. And ito po yung ating bagong backup mga kababayan. So ngayong umaga, pag-usapan po natin yung mga kaganapan dito sa ating paligid. And iwan ko kung magugusto kayo nito. May bagong patron na po dito sa ating bansa, yung Catholic Church. Sigaw-sigaw sila ngayon. Tuwang-tuwa sila. Ha? May bagong patron. Sabi ko sa iyo, sabi na yung iba, talaga nga niyang sinalaula na yung... tinutuon na, naging ano na po ngayon, hindi na po si Jesus ang tinataas ang pangalan. Len-len na po. Len-len-len. Sabi ko sa inyo ang sanib. Oh, kayo na mga nanonood sa atin ngayon, na mga Catholic faithful. Aprob? Ako wala man akong kung gusto ninyong ganyan. Sino man po tayo, freedom of ano, freedom of religion. Are you not offended kayo mga Roman ano, Catholic faithful? Are you not offended sa ginagawa ng inyong mga kaparian? Tuwang-tuwa sila mga kababayan, nagpapalakpakan mismong sa loob ng katedral, sabi ko sa inyo. Ayos? Epektibo? Sabi ko sa inyo. Anyway, mga kababayan, I will leave it to you, mga kababayan, yung pagdidesisyon kung kayo ay gusto ninyo ng ganyan, ipagpatuloy natin. Di ba? Ngayon, ang talagang pag-usapan natin, itong napansin na ng ating mga officials na kailangang mag-take action yung ating pong gobyerno. Itong crisis sa Ukraine, mga kababayan, yung ating Pangulo, initape, tawag doon, meeting, nagpaabot na din po ng mensahe and intention na i-meeting yung mga officials, the armed forces, the PNP, the business sector, para pagplanuhan kung ano ang dapat na gagawin. And with that, maging si Senator Ping Lacson, naka-react na rin po. Pero tingnan natin kung tama yung kanya pong reaksyon. Di ba?
Kung hindi po ito magpapalala o baka tayo madamay, mga kababayan, pag nakisawsaw tayo ng basta-basta. Sabi rito, the Philippine government should prepare for every possible scenario arising from the Russia-Ukraine crisis, sabi po ni presidential candidate Senator Ping Lacson. Ngayon, si Ping Lacson, siyempre, dating general siya, mayroon siyang foresight. But yung foresight niya, mga kababayan, siyempre, malaking tawag doon, influensya yon. Lalo siya senador in running for president to the Filipino people kung saan tayo lulugar. Ngayon, kung tayo ay lulugar, kikiling tayo sa kung anong bansa, then ang punto natin mga kababayan, will it not affect our future? Magkakatulong ba yon o baka magpalala lang sa sitwasyon? Siyempre, most people baka kumampi kay Ping Lacson. Diba? Lalo pa na karamihan ngayon parang naaawa tayo, including me. I have to admit it kasi talagang nakakaawa yung sitwasyon doon mga kababayan sa Ukraine na in-invade or liberate. Dalawa kasing pananaw yan eh. If you are on the side of Russia, it is a liberation. Liberation, ano, operation to liberate Ukraine. But to the Ukrainian politicians and allies, the nations that are allied to Ukraine, it is an invasion. Which is, you know, a no-no para sa kanila. Now, sabi dito ni Ping Lacson, they should start scenario building. Tama naman siya dito. If this, then this. If that, it should be that. Sabi po niya. It would be difficult if we only start thinking how to solve a problem when it is already there. No, maganda naman yung sinasabi niya. It is better if we are already thinking about it. That's how a leader should be. And not one who starts thinking only when the problem is already there, sabi po niya. Lacson made a statement after being asked to react to the move of President Rodrigo Duterte to call for a special meeting with the military, police, and some cabinet members to discuss the ongoing crisis po. Ongoing Russia-Ukraine crisis. Lacson said he agreed with the move saying it was a good idea. Maganda naman talaga po, mga kababayan, yung move ng ating Pangulo. Kailan pa tayo gagalaw? And mamaya, pag-usapan natin, gaano kalala na mga kababayan ang kalagayan doon. Remember na may isinigawang pag-uusap hoping na matigil yung military operation, yung advances ng military operation ng Russia. Pero it failed mga kababayan. Mamaya ibigay ko sa inyo yung update. It's good, mga kababayan, sabi rito ni Ping, that the president has started talking with the military, even the economic managers. Let's stop saying that Ukraine is so far away from us. Just because Ukraine is halfway around the world does not mean it has no effect on us. I fully agree with the president in calling for an emergency meeting with the military, defense establishment, and even our policymakers.
so that proactively they could already discuss what we will do. The senator who chairs the Senate Defense Committee also mentioned it was a good indication that China abstained from voting on a United Nations Security Council resolution condemning Russia's invasion of Ukraine. It would have been a bad indication if China voted in favor of Russia. That might trigger speculation that China might invade the West Philippine Sea, he explained. Ngayon, anya, Mr. Marabillas, ano yung kwan mo dyan? Ano yung masasabi mo dyan? Ang masasabi ko po, hindi ibig sabihin nag-abstain yung China, ay maganda na yon. Because sabi ko nga sa inyo po, yung ideology ng Russia at China, magkapariho po. Magmarkada sila. Kaya lang, yung China wise din, ayaw magpalata. So, abstain siya po. Hands off muna siya. But I tell you the latest information ngayon, kinundi na ng China yung sanctions na inilagay ng Western powers by the NATO countries or the European Union and America. Kinundem po. So, anong ibig sabihin po noon? Ang killing po, Mr. Lacson, Senator Lacson, ang killing ng ano, ayaw lang magpalata masyado, pero alatado. Ang killing niya, siyempre, Russia. Kuha niya yan eh. Ally niya eh. Pares yung political ideology, mga kababayan. Pero eh, anyway, tanggapin natin itong sinabi po ninyo. Tingnan natin kung sino yung may, ano, may malinaw na analysis po dito sa sitwasyon na to, mga kababayan, ng Russia-Ukraine crisis. Sabi niya, our territory being invaded, that could provoke another crisis. So nakikinita niya that it is a possibility, mga kababayan. So, parehas tayo ng pananaw, Senator Ping. Why? Sabi niya. Because we have an agreement with the United States that if we are attacked, say our boats were attacked, they need to help. They are obligated to help. We have a mutual defense treaty. Dito, mga kababayan, hindi ako masyado kumbinsido. Kung kumbinsido si Senator Ping, ako may kwampo ako. May konting reservations, mga kababayan, kung sasaklolo po sa atin. If we are attacked, kasi ang ugali po ng China, ay ang ugali po ng Amerika, kakaiba. Remember, kung nakwampo ninyo, kung naalala ninyo or napanood ninyo, mga kababayan, yung speech ni President Marcos, nang bumisita siya sa Congress ng Amerika, yun na yun ang sinabi niya. That is why, anya, we have to, ano, tawag doon, strengthen and not just depend on American strength, on American military. Kasi yan niya, pag nakaasa lang tayo sa Amerika, in our experience niya in World War II, before niya yan, na makasaklolo, ang dami pang dadaanan. America should first seek
the president should first seek approval from Congress. Ang dami pa niya niya na debate para pumasok sa gera. There should be approval first from the Congress, the US Congress. Before pa man yan makasaklulan yan, dami nang patay sa baga Filipino. Ganon mga kababayan. So kailangan anya tayo, we have to strengthen our own military, the armed forces, for our internal and external security. Sundalo po si Marcos. Sundalo. Alam niya, at alam niya din paano mag-isip yung mga bansa with his experience, mga kababayan, ng mga kaganapan sa buong mundo. Matalino yun eh. Ganun naman talaga. And I tell you, mga kababayan, tingnan ninyo ngayon. Laban ninyo na nag-apply, ipakita ko sa inyo. Kahapon, nag-apply for membership ng European Union. Ito po. Nag-session yung European Council. Ano? Extraordinary plenary session on the Russian invasion. Dibati sila ng dibati doon. Ang akala ko, yung pinirmahan na application for membership sa EU, i-approve na ng European Union because of that emergency. Alam niyo yung nangyari? The European Parliament rejects the application. Hindi man niya basta kami makapag-approve niyan. Other nations niya na nag-apply sa amin, takes years. Sige lang ang palakpak nila habang nag-speech. Nag-speech po si Vladimir Zelensky. Standing ovation yung European Parliament. Palakpakan sila. Eh, pinapuno sabi ko. Lalo ito ikakong ano? O yan o. EU reject Zelensky plea for an immediate membership. Matindi yung speech po ni Zelensky. Kumbinsido, kuno, yung mga representatives ng mga bansa sitting in the European Parliament, kumbinsido, tayuan sila. Nang magbotohan, denied. Ganon sila maglaro sa politika. Denied. EU rejects Zelensky plea for an immediate membership. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, this is tawag doon. This is world politics. Politika ng mundo. O, ito. Kuhan ko po. Ano kayo maintindihan ninyo ito? Blow to Ukraine's dream of joining the European Union. The 27-member bloc has now rejected Ukrainian President Volodymyr Zelensky's plea of an immediate membership for his country. This came after Zelensky on... Hey. President Rodrigo Duterte echoes the bakit pumasok man si Digong? 100% pure cow's milk. Simula ng umaga with... Big blow to Ukraine's dream of joining the European Union. The 27-member bloc has now rejected Ukrainian President Volodymyr Zelensky's plea of an immediate membership for his country. This came after Zelensky on Monday signed a membership application formally requesting that Ukraine join the bloc. Now, Zelensky asked for a special procedure on Monday, saying that this will help Ukraine be together with other European nations and will also give Kyiv a better footing while dealing with the ongoing Russian aggression. Now, a divide is also clearly visible between the existing bloc members regarding Ukraine's membership.
While more than six countries, mainly the Baltic nations, supported Ukraine's membership, Germany and France said, six countries lang po yung nagsabi, okay. Ilan na ito? 30 countries po ang European Union. 30 countries. Yung mga Baltic countries lang po, anim sila, okay niya, approve. The rest, the majority, ayaw. Ganun katoso po sila, mga kababayan. Sila, tinulak nilang tinulak. Sabi ko, yun yung sinasabi ko sa inyo. Yun ang sinasabi natin dito, na pag ang leader po, nagpauto, si Zelensky po, na pinoproject ngayon as hero, a living hero of our time, resisting the, tawag dito, resisting Russia, Russian, ano, the Russian Empire. Anang gatong West? Pagkatapos, iniwan mga kababayan sa gitna ng laban, sa gitna ng dagat. And this time, sila yung nag-invite, sila yung nanggatong, sila yung naglason sa isipan ng mga Ukrainians, and of the leader mismo. Pagdating ng oras, na nalagay sa kagipitan yung ano, yung Ukraine. Ayan o. Hindi anya. Ayaw namin. That it cannot be done immediately. European Union officials have also cited long procedure as the reason for rejecting Ukraine's application. Hindi anya. Dapat anya. Dumaan siya doon sa anong tawag doon? Nangangapa po ako ng mga terminologies. Ha? Long procedure. Mahabaan niya yung dadaanan mo na procedure niya. Hindi man ura-urada, i-approve namin yan. Kita ninyo? Kung ba, gaano katoso sila? Matapos nagatungan-nagatungan. Pero anya, tutulong kami sa inyo, papadala kami ng mga armas. Pero bala kayo makipag... bala kayo. Kami dito lang. Ah, hindi ka pa naman anya member namin. Pero, ilaban mo anya, kasi we have to fight for our ano, democratic ideals, lagi yun sinasabi nila. Ayun, sabi, very emotional yung mga ginawang speeches. Very emotional po. Parinig ko sa inyo yung ilan mamaya sa mga speeches nila. EU membership is a long and complicated process and negotiations generally take several years before a country gets formal admission to the bloc. Now, the first step to the membership starts only after a country becomes an eligible candidate for the post. Then, lengthy negotiations start during which it has to prove that it meets the European Union's democratic, economic and political standards. Bloc aspirants, they generally need to go through a lot of reforms and re-reforms before they reach EU standards. Okay na yon, kasi mahaba pa yan. O ngayon, mga kababayan, parinig ko sa inyo yung ilang mga speeches nila. Iinit ang ulo mo. Ganon. Ito. Live ito, mga kababayan. Yan ang sesyon. There's still a long path ahead. Yung presidente mismo ito ng European Council. Ay. Napaka-sensitive naman ito. Nawala. And when we last spoke,
Bye-bye po. About his people's dream to join our union. Today, the European Union and Ukraine are already closer than ever before. There's still a long path ahead. We have to end this war, and we should talk about the next steps. But I am sure nobody in this hemicycle can doubt that a people that stands up so bravely for our European values belongs in our European family. Belongs daw in our European family, pero hindi ba pinapasok sa bahay? Kita ninyo kung paano sila mambula? Suportahan niya kami sa inyo. Ngayon, umingi ng saklolo, hindi man pinapasok po sa bahay, diyan ka lang niya ha. Pero bigyan kita ng armas. Ay, madali lang po ha. Ano yun? Nawala, kuya. Elvira Jukino, 10th Army General. Ha? Ano pangalan? Elvira Jukino. Ay, Madam Elvira Jukino, maraming salamat po. 10 Canadian dollars. Yan. 1,000 na pala rito. Dito, 47. So, yun po, mga kababayan. At we have to learn from the behavior of the European Union and America as well. Kaya pinag-uusapan natin ito. Anong relevance nito dito sa atin? Ano ang magiging posisyon natin sa isyung ito? Kasi sabi ko nga kahapon, mga kababayan, what if magkampi-kampihan na po yung mga bansa? Kumampi tayo sa Ukraine tulad ng sinasabi ni Ping Lacson na kailangan daw tayo kumampi. Pag kumampi tayo, mga kababayan, sa Ukraine, siyempre magagalit yung Russia. Pares tayo sa dami po kasi ng mga ano nga yung tawag po, Irineo, doon sa relasyon ng bawat bansa? Ay, mga kababayan, tulungan na lang ninyo ako na mag may established na relationship. Ano yung tawag doon? And so, magagalit sa atin. May maganda ng relasyon din tayo, mga kababayan, sa Russia. And in fact, foreign policy po ba? Alliance. Anyway, mamaya na. Hindi ko na lang, kasi yung mga terminologies, minsan, yung mga right word, hindi treaty, hindi mutual treaty, foreign relations, may isa pang term dyan, mamaya, baka pumasok sa isip ko. Foreign policy. Foreign policy, iba naman yun eh. Anyway, ipagpatuloy na lang muna natin ang ating usapan. Then, siyempre, magagalit sa atin yung kumilingkaan niya doon. Sulsulan, friend, parang ganito, presidency, yung neighbor mo, Pilipinas, nandun sa kumiling, sipain mo na. Magkakampi-kampihan po. Yun ang gustong mangyari, mga kababayan ni Ping. Yun ang di ko nagustuhan doon sa statement ni Ping. Kasi yan niya, may treaty naman tayo sa Amerika. Pag hindi tayo umalign sa Amerika ngayon, baka niya dumating yung oras na ngailangan tayo ng tulong, di din tayo intindihin kasi naging neutral lang tayo. Sa bagay, may punto din naman si Ping. Pero we have to be ready.
mga kababayan, sa ganyang sa bagay nauna na po yung condemnation ng Department of Foreign Affairs. Nagpalabas na sila ng statement. They are actually condemning the military invasion na ginawa ng Russia against Ukraine. So, napakahirap ito mga kababayan na kalagayan ngayon sa mundo. Sabi ni Lacson, Lacson reiterated that the Philippines should not be neutral in the Russia-Ukraine crisis, saying this may have indications on Manila's own sea dispute with Ukraine. Baka mali man itong naisulat dito. Wala man tayong sea dispute with Ukraine. China siguro ang ibig sabihin. Nagkamali lang sa pakasulat dito. On Monday, the Philippines joined other countries at the United Nations in condemning the invasion of Ukraine. I am right because I keep studying, sabi po ni Lacson. Then, he then recalled that some of the other presidential candidates at Sunday CNN Philippines presidential debate agreed on being neutral in the ongoing conflict. It's wrong to be neutral, sabi po ni Ping Lacson. What will happen to us if it is being invaded by China? And what if we ask for help from other countries in condemning whichever country invaded the West Philippine Sea? We might be embarrassed to ask for help because we did not have the courage to join what's called the community of nations to condemn what's clearly an aggression, unprovoked aggression against a weaker country like Ukraine. 100% we cannot stay neutral. Mga kababayan, sabi po niya, Minda Badua, $4.99. Hello po from Hawaii. BBM Sara, aloha. Kaya po, mga kababayan, ano yung magiging kwan po ninyo? Ang magiging posisyon ninyo rito? Kasi nakataya po yung ating national security po rito. Nakataya po. Saan tayo lulugar? Shall we stay neutral or we support Ukraine? Tulad ng nauna na statement ng alin yon ikakabuti po sa atin? National interest at national security. Anong tingin po ninyo? Post your comments po, mga kababayan. Si Irineo sabi, neutral dapat. Ako din po, yun din po ang tingin ko. Kasi, parehas naman natin barkada. Sabi ko nga po, mga kababayan, yung punot dulo ng kanilang pag-aaway, kung titingnan mo, mas matimbang po yung Russia. Although yung ginawa niya ngayon, talagang, siguro naubos na rin yung pasensya. Tagal na niya kaming nagpapasensya sa inyo. Dali lang po. Hello po. Hello po. Ang tao po kasi naubos ang pasensya. Diba? Kahit dito po sa atin, we have our own internal conflict po dito. Hello po. Ay, naputol. Mali yung napindot ko. Imbis na call ka na lang ulit, brother. Kasi napindot ko off, imbis na on. Anyway. Na neutral lang po daw
neutral lang po dapat tayo. Anyway, ganyan-ganyan yan na posisyon, mga kababayan. Kailangan talaga idaan sa debate para lumabas yung pinakamagandang ano. Aputol po. Siging hang kasi nitong telepono ko. Hindi lang po. Hello, brother. Hello, Pastor. Yes, Pastor. Opo. Opo. Yung synonyms po nung tinatanong nyo kanina, ito po yung baka makatulong. Diplomacy, international relations, diplomatics. Yan. Yun ang gago. We have our, hindi foreign relation, diplomatic relationship. Yes po, yes po. Opo. To both countries. So, yes. Napakahirap yung posisyon natin, di ba? Pares ko kayo barkada, nag-aaway kayo, tapos papabor ba ako? Kanino ako papabor? Oh. Kaya alam, tapos, mahirap naman po kang papansigan. Di ba? Opo, parang yung, parang pares kayo, pares pamilya. Di ba? Yes. Pares pamilya. Ikaw, pamilya din kita. Ito naman, pamilya ko din. Nag-aaway kayo. Saan ako papanig? Yes. Yun ang mahirap talaga sa ngayon. Sa yun ang punto ngayon natin eh. Kaya yun ako, na po, eh. Iwan ko kayo, yung ibang mga nanonood sa atin. Kayo po, saan tayo papanig? Pares natin barkada. Ukraine, we have our diplomatic relationship doon. May mga Filipino doon. Di ba? Nagtatrabaho. Tama po. In Russia, ganun din. We have our OFW kahit sa Russia kasi dahil sa pangangailangan natin. Ang daming pinili yes. Kahit saang bansa. Yes. Opo, kahit sa ano po, Antarctica, meron tayo. Pati Antarctica? Meron tayo. Sabi nga, para tayong mushroom eh, kahit saan tayo sa ako, north, tumutubo. So, pag kumiling tayo sa Ukraine, magagalit na sa atin yung Russia. Hindi marami yata ninyo alam kung ano yung problema namin. At by your own admission, sasabihin ng Russia, by your own admission, di man kayo sigurado kung ano nangyari doon sa Ukraine. Yun ang statement mismo, official statement, na drinaf ng DFA. Diplomatic relations pala. Yun ang hindi po mapasok sa isip ko eh. Kung minsan kasi, parang makina siguro din ang brain natin, di ba? Nag-hang, parang computer, ano. Di ba? Naghahang opo na yung kuhang ko. Lutang na rin. Parang nakakuhan kasi ako ni Linlin. Sa kakapanood ko ng video ng Vincente Medion. May bagong kuha na naman kasi. May bagong episode na naman na ginawa si Amy Marcos na nadali ng biros yung yung pagkalutang na nahawa ako ng pagkalutang. Hindi na mag-function. Hindi na, sabi, ano yun? Wala na. Parang nilipad na ng hangin. Sige, Brad. Maraming salamat. Maraming salamat. Sige, bye-bye. Nagdi-discuss nga ako doon sa kabila, yung channel na Dante Talks. Iniisip ko, bilapak. Nawala. Ang ibig kong sabihin, yung Iraq, tapos Libya, nilosob ng NATO. Then, yung akusasyon nila, especially sa Iraq, that looking for the, tawag doon, weapons of mass destruction. Yun ang kaso na ginawa ni George W. Bush. Nang i-invade po, hindi man nag-react kung Russia. Yung Libya, pinatay pa si Muammar Gaddafi. Hindi man nag-react yung Russia. Nag-sanction yung Russia. Hindi. Yung Afghanistan, linusob ng NATO. All of these countries, mga kababayan, all of these nations, pinagtulungan ng NATO, European nations, and America. They become failed state. O ano lang, you see?
Pero ang term na no, ang term na nagamit ko doon sa kabila, failed society. Kaya sabi ko mali yung the right term is failed state, naging failed state po. Ang kaso po, parihas. Di ba? Ang pagkakaiba lang, mga kababayan, mas kuan pa nga, mas may karapatan pa, mga kababayan. Yung Russia to invade Ukraine, kasi yung Ukraine, mga kababayan, Russia man talaga siya. Humiwalay lang po yung Ukraine with the rest of the other members of the USSR dati, sagatong po ng West because of the expansion policy ng NATO. Ito pong Europe, European Union, yan po ang seat of the Antichrist, sabihin ko po sa inyo. Kaya sila po ay palaaway, mainakusa at babaliktarin ka po. Yan, kininto ko po sa inyo kahapon from the minds of Putin. Bakit niya? Nanahimik kami. Ang aking hiling lang, wag ninyong sagarin. Sinagad ninyo. Bakit niya? Yan na California. Kanino yan? Di ba sa Mexico yan? Anong ginawa ninyo? Kinamkam ninyo? Nagsalita kami? Pinakialam namin kayo? Di ba hindi? And this time, ang ingay-ingay ninyo, and you sanction us? Oh, ngayon, with all that facts, mga kababayan, na nangyari, saan ka lulugar? Will you side with Ukraine tulad ng gustong magyari ni Ping? Or you stay neutral? Alin yung tama? Yung Iraq po, in-invade ni George W. Bush. At hindi man niya pinatay, ikinaso si nabitay for war crimes. Nabitay si Saddam. Ganun din yung Libya. Yun. Naging failed state po. Yung Afghanistan, iniwan. Linusob, mga kababayan, ng mga Taliban. Ayun. Yung nilagay na gobyerno, tumakas. And that is America. Tapos ngayon, ganito yung maririnig natin dito sa mga European Union officials. Eh talagang iinit ang ulo mo if you know history. Gusto nila sila, sige lang ang pangamkam. At huwag kang magagalit kung kakamkamin niya yung lupa. Huwag kang re-reach back. Kasi sabi nila, it is the right of the country to determine their future. At nasagi ninyo anya yung aming democratic ideals, the values na aming pinaniniwalaan. Kayo lang ang yung may values. Sabi ko sa inyo, ganon ang ugali po nitong European Union. And that is the territory of the ancient Roman Empire. The evil Roman Empire is reviving. At wala silang pakikinggan, kundi sarili lang nila. At kung gusto kang sakluluan, sasakluluan ka. Pag ayaw nila, kahit kakampi ka nila, you will be sacrificed like Ukraine. Sabi ko sa inyo, ginatungan ang ginatungan, ngayon na nilusob ng Russia, padala niya kayo ng tulong sa amin. Bakit ako niya nag-iisa na lang? Hindi ka niya nag-iisa. We have our moral support. Hahaha.
suportado kita. Ito yung armas. Oh, kayo ang bala dyan. Kasi inyo yan. Territory ninyo yan. Kami dito pa lang. Di ka pa man member. Di mag-member niya ako. Pirmahan ko na yung membership. Denied. Ganon sila maglaro. Bakit ako ganito, mga kababayan? Masyado concern. The power of the reviving Roman Empire extended up to this country. Ganon yung binino nila. Hanggang dito, in fact, sila ang nagmamaniobra ng ating bansa. Sila. And that's the reason why, mga kababayan, ganon na lang ang kanilang, ang tawag doon, kidit. Ganon na lang ang kanilang ginagawa. In our election, they are so openly supporting a candidate na ginawa na halos nilang santa. Alam na ninyo. In Lenlen, mga kababayan, is on the side. She is the puppet of the powers that be. Yun po ang rason niyan, mga kababayan. Yung influence nila hanggang ngayon nandito. After na tayo po sa Copin, we were colonized by the Spaniards. And Spain is part of the European Union. The reviving Roman Empire na nanulsol sa Ukraine, na humiwalay. At nang humiwalay, alam na ninyo ang nangyari ngayon. Tapos ito ang maririnig natin, mga kababayan. Therefore, honorable members, I say, long live Europe, and long live a free and independent Ukraine. Mes vamos. Kita mo? Long live daw Europe, long live an independent Ukraine. Pero hindi man tinutulungan. Moral support lang. Economic sanction na lalong magpapa lala, mga kababayan, lalong nagiinit yung ulo ni Putin, threatening the nations of Europe with nuclear weapon. Slava Ukraina. We are with you. We are with you now. We are with you, Rocky. Palakpakan sila, oh. Standing ovation. Double talk. Paano naging video kayo sa Ukraine? Paano? Na yung application nga, nireject ninyo, denied. Because sa inyo, mga kababayan. I am part of the generation that was born after the Cold War that did not know... Anyway, yun na lang po. Ngayon, mga kababayan, ibigay ko sa inyo pa yung mga balita dito po. Basahin ko sa inyo. The simple demand of Putin, mga kababayan. Sabi rito sa Inquiry Story, Putin lays out conditions as Russian shell Ukrainian city. Russian President Vladimir Putin laid out conditions on Monday for ending his invasion of Ukraine as Moscow's forces shelled the country's second city. Putin's ultimatum came as Moscow and Kyiv held their first talks since the outbreak of the war last Thursday, which shocked the world and provoked a massive diplomatic, economic, cultural, and sporting backlash. Shortly before the talks broke up,
agreeing merely to hold a second round of negotiations soon, Putin laid out his prerequisites for ending the war in a phone call with French President Emmanuel Macron. Putin stressed that a settlement is possible only if Russia's legitimate security interests are unconditionally taken into account, including the recognition of Russian sovereignty over Crimea, the demilitarization and denazification of Ukrainian state, and ensuring its neutral status. Dapat anya neutral lang. We will recognize the independence, pero dapat neutral, hindi yung sasali sa NATO, sasali sa European Union. Kasi pag sumali siya sa NATO and European Union, libre na makagawa ng kung anong gusto nila sa Ukraine, yung Western power. Maglalagay niya kayo dyan ng base militar para i-threaten kami. Putin knows history. Ang Ukraine po mismo, ang ginagawa nilang launching pad. Noon, kahit nung ancient time, doon dumadaan yung mga mananakop. Doon, diretso, papunta mismo sa bahay ni Putin. Hindi niya kami papayag na maglagay kayo dyan ng military bases, nuclear, weapons. Hindi. Uunahan namin kayo kasi basa ni Putin ang mapagbintahing kaisipan ng mga Europeans. The reviving Roman Empire nga, mananakop. Kahit nung pangpanahon ni Alexander the Great, yun ang, kaya nga lumawak ng lumawak yan, mga bansang yan, at nagkakaisa ngayon, nag-disintegrate into nations, different nations. Yung dating Roman Empire, but this time it is reviving through the EU muna. Easy muna yan, dati, easy. European Community. Naging EU, European Union. You see? At in 2001, mga kababayan, nagkaroon na sila ng sariling pera, euro. As prophesied in the Word of God in the last days, the old Roman Empire will revive, and it is the European Union. And it has, mga kababayan, its own army, the NATO. Alam ni Putin po, na ang NATO countries, siya yung dahilan kung bakit nawasak yung USSR. Alam ni Putin, hindi na kaya kayo makakaulit pa. We will retake our former territory. Sa ginagawa ninyong yan, you see? Fighting continued to rage during the dialogue with at least 11 people killed by Russian attacks in Ukraine's second largest city of Kharkiv, near Russian border. More than 350 civilians, including 14 children, have been killed during the invasion. Ukraine says while more than 500,000 people have fled the country. Yung nire-report ng media, yung mga nagsisipag takas lang, mga kababayan, papuntang Poland, Romania, and other neighboring nations. Ang hindi nire-report ng media, Western media, mga kababayan, na bias, yung mga Ukrainians na tuwang-tuwa at yung takas nila papuntang Russia in Belarus na allied by Russia, tuwang-tuwa kasi to their minds they are being liberated by the Russian forces. Kita ninyo? At yung Russian television, RT, tapos Sputnik yata, yung isa ay, nakalimutan ko kung ano yon,
Sputnik, parang Sputnik din. Para pag pumasok yung Sputnik po, sige-sige ang fraternity rito. Sputnik, sige-sige. Kung hindi, yung tuklaw. Nirestrict blinak mga kababayan ng Facebook. Pati ng ano ba to? Google. Para hindi makapag broadcast ng kanilang report. Kita ninyo? So, ang maririnig ninyo, reports from the Western television and newspapers, lahat biased, nakakiling mga kababayan, hindi objective sa reporting, nakakiling po sa ano, sa propaganda. Nandun sila, propaganda lahat ng Western powers. Parang yun dito sa Pilipinas po. Sa Pilipinas, yung mainstream media, lahat, ano, kakampun. Ganon. Lahat anti-Marcos. Tapos, may mangilan-ilan na tulad natin, nagsasabi ng totoo, nire-restrict pa. Basta't hindi, mga kababayan, kaayon sa kanilang narrative, you'll be labeled fake news. Fake news, ano yan? Fake news. Huwag maniniwala. Ganon sila katindi. Oleg Sinigovov, the governor of region that includes Kharkiv, said the Russian enemy is bombing residential areas of Kharkiv where there is no critical infrastructure, where there are no positions of the armed forces. The Russian army urged Ukrainian to leave Kyiv freely on one highway out ahead of what is an expected Russian offensive to capture the capital. Putin also announced emergency measures intended to prop up the rubble, including banning residents after mga kababayan nito na bumagsak kasi po yung central bank nila, ayun, binana po. As part of the, tawag dito, economic sanction ng Western powers against Russia. Pati yung eroplano po, bawal. Lahat ng eroplano, lahat ng barko, lahat ng pagbabangko, lahat ng pagsupply. Lahat na yun, bawal. In all the flights, galing din po sa ano, bawal na din papunta sa Russia. So, yun ang ginawa. Pinag-usapan dun po, mga kababayan. As part of the sanctions, dun sa, tawag dito, European Parliament. O ngayon, Mr. Maravillas, anya, ano yung implication sa atin? Napakalaki po yung implication sa atin. Once na hindi napigil po itong kaguluhang ito, it will spread all throughout the world. Other than, it will be devastating po. Yun ang magiging consequence niyan. But before pa na mapunta doon, mga kababayan, yung economic implication sa atin dito, matindi siya. Once, halimbawa, gumalaw yung China, mga kababayan, at binira yung Taiwan and sinama yung West Philippine Sea, ay matindi po itong kapigatian, mga kababayan. And why is it is a flashpoint? Mga kababayan, it is because of the, you know, trillions of gas deposit na nandito po. As a result of this, nandito sa West Philippine Sea.
And as a result of the crisis, mga kababayan, in oil, kasi po, alam ba ninyo, ibigay ko sa inyo itong data, alam ba ninyo na ang Russia, pinakamalaki siya na bansa na may reserve na ano, natural gas? Ibigay ko sa inyo ito. Russia has 38 million, number one siya, 38 trillion cubic meters, mga kababayan, ng natural gas. Iran is number 2, 32 million cubic meters. Qatar, pangatlo. Pang-apat, Turkmenistan. Yung Turkmenistan. Panglima lang po yung Amerika. You see? Panglima lang. Then, what about sa oil reserve? Number one, siyempre, yung Saudi Arabia. Yung Iran, pangalawa. Pangatlo yung Kuwait. Pang-apat yung Iraq. Panlima yung Canada. Pang-anim lang yung United States of America. Pagdating sa world oil reserve, mga kababayan, and Iran is an ally of Russia, mga kababayan. And why is it China, mga kababayan, nag-intention siya rito sa West Philippine Sea? It is because of the oil reserve and gas reserve na nakita po dito sa West Philippine Sea. Yun ang pinaka-reason yan, mga kababayan. Pinabayaan ng mga previous administrations. Noong panahon, we have our airport there, di ba? Kalayaan Island. And Marcos, mga kababayan, kasi dati siyang military, alam niya yung security ng bansa. Inuna niyang pinalakas yung ating armed forces. We are second, mga kababayan, in Southeast Asia noon, after Japan. Sinabotahe ng mga dilawan na naging pink ngayon. Pinagulo yung ating bansa, naubos yung ating panahon sa pakikipag-away sa politika. Sa rally, naubos lang doon panahon. So habang tayo nag-aaway-away dito, yung mga neighboring nations, especially China, nagpalakas sila ng kanilang military. Tayo naiwan. Ganon tayo sinabotahe ng mga dilawan. Tapos ibabalik ninyo. Iniimanan niya si Mr. Marabillas makakabalik yan. Kasi 15% na lang nung survey sa Okta Research. 55% si Bongbong Marcos. Pinapaliwanag ko lang sa inyo. That emboldened, mga kababayan, kasi mayaman na yung China. At siya po, mga kababayan, ay a great military power in this part of the world. Tayo, wala na. So, China is asserting his claim to the area. Bakit? Ito yung rason niyan. The South China Sea holds an estimated 190 trillion cubic feet of natural gas. What? Opo. 190 trillion cubic feet of natural gas and 11 billion barrels of oil in probe and probable reserve, which much more potentially undiscovered. Other than pa yung marine resources dyan. But most of all, ang interest po ng China dito sa West Philippine Sea, ito pong 190 trillion. Lalo nang paubos na po ang
oil reserve in gas deposits in other countries. Kasi nauna nilang tinap. Tayo, hindi pa. And we have our deuterium in Mindanao. You see? Kaya interesado sila sa atin, mga kababayan. Kaya huwag tayong paluloko po pagdating ng oras. O ito, iba-iba yung estimates nila. Basahin ko ito. Nationalinterest.org. Medyo mababa dito, mga kababayan. The vast sea, sabi dito, stretching from Singapore in the Strait of Malacca in the southwest to the Strait of Taiwan, the South China Sea, long has been considered one of the most important trade routes in the world. O, isa pa isa. Diyan po na dumadaan yung mga barko. Kaya yung Amerika laging nakikialam kasi baka niya isara ng China pag di ba? Hindi na tayo makadaan diyan para sa tawag doon, pag-deliver ng mga epictos. The vast sea is also known to be rich in resources that can help meet the quickly rising energy demands of nearby countries. According to the U.S. Energy Information Agency, it is estimated that the South China Sea holds about 14 trillion barrels of natural gas. Binawasan na po nila kasi. 190 trillion. Sabi ng Amerika, hindi man niya. 100 kon man lang niya. Ay, 114 trillion barrels man lang niya. iba pala, yung sa kaninang binasa, cubic feet yun, hindi barrels. 14 trillion barrels of natural gas and 16 to 30 trillion billion barrels of oil in proof in probable reserves, most of which are situated along the margins of the South China Sea rather than under the long disputed reefs and islets. Despite what seems to be high figures, the exploitable oil in fact make up only a tiny percentage of the global supply. Sabi rito. Nakita na ninyo, mga kababayan. Kaya, importante, magaling na leader po. At hindi basta-basta ang uupo na bagong susunod na leader ng ating bansa. O ito, idamay ko na po, mga kababayan. Hindi ko na mabuksan ito. Dito daw, kuya, tingnan ko nga. Ay, sa mouse. Yung ano, tingnan ninyo ito, mga kababayan, na mga balita dito. Oil prices are rising fast. Saudi Arabia may not come to the rescue. You see? Pagandaan po natin ito. There could be, you know, a serious crisis in the supply, mga kababayan, shortage in the supply of petroleum products dito sa atin that would cripple the economy. Dati na po tayong tawag dito, nabangkrap. Dati nang nabangkrap yung napakaraming mga negosyo. Ngayon, na medyo nakalimutan na natin yung pandemonyo, pinalitan nito po. Sabi ko sa inyo. But do not expect Saudi Arabia to step in to fill the gap, at least for now. What's happening, the kingdom could help its global oil prices, which have spiked
the highest level since 2014. Saudi Arabia has the capacity to raise production by 2 million barrels per day, according to the senior vice president analysis at the Rystad Energy. But Saudi Arabia's government said Tuesday that it thinks the Organization of Petroleum Exporting Countries should stick of its plan of gradually increasing output. Naputol? Putol na ba tayo? Dito? Alin? Hindi, dito siguro naputol tayo. Paputol-putol po sa kabila. Naputol tayo. Anyway, sige. Patapos na rin po tayo, mga kababayan. Maraming salamat. Di, putulin na natin. Diba? Paputol-putol, naputol. Ayan nga po ang sinasabi natin. Kaya ako, pinopromote ko po itong isa. Kasi kuha na po siya. Kontaminado na, mga kababayan. Kontaminado. Itong isang channel natin sa YouTube. Kaya sabi ko, I need to promote another channel na hindi pa kontaminado ng mga kuha po, kalaban natin sa politika. At yung mga kampo ng mga kabalot. Anyway, mga kababayan, maraming salamat po sa kwan. Actually, kwan na din tayo. Almost tapos na din tayo sa ating discussion. Next time naman po, bukas naman, maraming salamat sa inyong panonood. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.